Hello guys! Welcome back again to another vlog. And for today's video, samahan niyo ako as we go to Leyte. Maaga kaming umalis ng Batangas from Lipa City Bus Stop papuntang Magallanes. Dito na kami nag-book ng Grab papuntang Naiya Terminal 4. Dito, isa-isa kami nag-check-in sa kiosk ng AirAsia sa loob ng airport. Pumila na rin kami para makuha namin yung mga tickets namin. And dahil medyo maaga kaming dumating dito sa airport, ay napag-decide na namin bumili muna ng pagkain dito sa Jollibee at kumain sa loob na lang ng airport. And then, pumunta na kami sa final checking ng mga bagahe namin and naghintay lang kami ng konting oras bago kami makasakay sa eroplano namin. Sa Tacloban Airport pala kami papaba. Sobrang excited kami kasi mostly na mga kasama ko ay mga first time flyers. And maya-maya ay umalis na rin kami. Nung malapit na kami sa Tacloban, ay nakita namin yung San Juanico Bridge na paiba-iba yung kulay. Dear guests, we have just landed at Daniel Z. Romualdez Airport. AirAsia welcomes you to Tacloban. Thank you for flying with us. Mabilis at smooth yung naging flight namin. Late na kami dumating dito sa Tacloban. Buti na lang nakilala namin si Kuya and naarkila namin yung sasakyan niya. Napakatulin palang magpatakbo ni Kuya. Pero okay lang kasi safe naman kami and nakarating din kami sa destination namin ng mas maaga. Dito kami bumaba sa Bato Dry Market. And then, sumakay na kami ng isang tricycle. And yes, kahit siyam kami lahat sa tricycle na yun, ay kasya kami. And dito na magsisimula ang challenge dahil maglalakad kami papunta sa bahay ni na lolo at lola. And hindi yun basta-basta dahil ang dadaanan namin ay madilim at hindi rin sementado. And ito pa, kailangan naming tumawid ng ilog. And para makatawid kami, kailangan naming sumakay ng balsa. Dati daw ay may hanging bridge na dito. Kaso, nasira daw yan dahil sa malakas na bagyo. And then, after ng ilog, ay syempre, maglalakad ulit kami. Dumaan muna kami kay Lolo Prido at Lola Bibot para magmano. Pero, hindi pa ito yung destination namin. After nun, tuloy na ulit kami sa paglalakad. Pero this time, nakapaan na kami kasi mas mahirap na ang lalakaran namin. Bubog ako. Kaya ganito kadumi yung dinadaanan namin kasi palayan to and kakatapos lang din ng ulan. Dili mga kapotik! Buti na lang may poso kaming nakita para makapaghugas din kami ng aming mga paa. Ito na po, putik na putik. Ang dinanan namin, hindi namin lang po sandaan. Talaga naman, nakakaputik. Ang aming pator ni aming mga magulang na pator, di rin alam kung saan dadaan. Aming tour guide, naligaw din. Welcome guys sa mga kaputik. Kung naisip nyo na tapos na yung adventure namin, pues hindi pa. Kasi kailangan ulit namin maglakad. Pero this time, mas mahirap kasi mas madulas and pataas yung daan. And sa wakas, nakarating na rin kami sa bahay ni na lolo at lola. Ay pa? Ngayon buntag, lola. Paypay. Paypay. Hindi na tayo magkuhan lahat.
Mhm. Mm pa-usap ko is eh. Tapos taas. Kasi lola ko. Axel, kiss mo na si Axel. And then, nag-prepare si Lolo ng aming hapunan at kumain na rin kami ng sama-sama. Sobrang nakakapagod ng araw na to. Pero okay lang kasi enjoy naman and ang dami naming adventure na naranasan. Hey, buntag, lola. Good morning guys, this is our day 2 dito sa Leyte. And dahil walang tap water dito, kailangan naming mag-igib dito sa kalapit na bukal malapit sa bahay ni na Lola. Dito namin kinukuha yung tubig na panlinis namin and pati na rin yung tubig na iniinom namin. Ngayong araw ay pupunta kaming palengke para mamili ng mga gagamitin namin dito. Yeah. Dumating na rin yung ilan sa mga tito at tita ko and sabay-sabay na kaming umuwi sa bahay ni na Lolo. Paano lamay ibibigin na mo? Nagbigay kami ng mga biskwit dito sa mga kamag-anak namin and napakain din kami dito sa bahay ng isa rin sa aming mga kamag-anak. Pag-uwi namin ng bahay, nagpainom si Lolo ng tuba na may kasamang Pepsi sa mga kamag-anak namin kahit na tanghaling tapat at napakainit. Kinahaponan, naligo kami sa bukal dahil napakainit. Dahil sa tuba, makikita nyo kung gaano kagaling sumayaw si Lolo. Hi, buhay probinsya! So, mag-ikot-ikot kami! Naglakad-lakad lang kami sa paligid. Nagpicturean lang kami sa taas. And after nun, bumalik na rin kami. Bababa na kami. Sa bahay naman ay naglalaro sila ng baraha and after nun, kumain na rin kami ng aming hapunan. Good morning guys. Welcome sa day 3 dito sa Leyte. And ngayon, medyo maaga kami kasi pupunta kami ng hanginan. Naligo muna kami and umalis na rin kami ng bahay. And then, sumakay na kami ng van papunta sa destination namin. Pagdating namin doon, kailangan pa naming umakyat ng mga stairs para makapunta sa simbahan. After ng ilang minuto ng paglalakad, ay nakarating na rin kami sa simbahan. Dito sa taas ay nagsindi na rin kami ng kandila at nagdasal. At dahil medyo nakakapagod ang pag-akyat, bumili kami ng bibingka para pandagdag sa aming energy.
Lami ang pagod. Lami pagod. Share ko lang sa inyo na ang ganda pala ng view dito sa taas. Then, nagsimula na kaming maglakad pababa. Medyo nakakapagod na rin yung pagbaba namin kasi medyo mainit na and medyo malayo rin yun kailangan namin lakarin. Pero tingnan mo naman yung view na to. Napakaganda. Afternoon, sumakay na kami ng van pabalik sa Bato Dry Market and doon na rin kami kumain ng aming lunch. Hi guys, nandito kami ngayon sa Baywalk ng Bato Leyte. Bato? Kasama ko mga pamangkin ko. Ako ang pinakamaliit pero ako yung matanda. Dito may playground, pwede kayo magdala ng mga bata. May mga kainan din. Pwede din kayo maligo. And then, nagpicture lang kami dito. Afterwards, bumili rin kami ng mga pangrekado at mga gagamitin namin sa piyestahan. Hindi na, pwede na mag-asawa. Buhay na yan. Medyo umulan ulit nung tanghali, kaya putik ulit ang bumungad sa amin. Kambulilaw! Kambulilaw na ano? Bilaya! Kilawin! And ito yung madalas na pinagkakabalahan ng mga tao dito, ang maglaro ng baraha. Hi guys, so nandito kami ngayon ulit sa likod ng bahay ni Lola. Kami ay mag-iigib at maliligo at the same time. At pagkatapos nun ay kumain na kami ng aming hapunan. Good morning guys and welcome sa day 4 dito pa rin sa Leyte. And today is ilog day. Hello guys. Tatawid kami ng ilog kasi kami ay pupunta ng palengke. Pumunta kami ni Tita sa palengke para bumili ng isda na uulamin namin. Kalingan, mangko, dire, kaamo ka. Kasabay nito ay naglaban na rin sila ng mga madudumi naming damit. Hey, nandito kami sa ilog namin. Nag-ihaw na rin kami ng mga kakainin namin. Hello guys, so ngayon nandito kami sa ilog at may kasama kong bata. Kim Kim, tingin ka. Pupunta kami doon sa balsa. Ano? Lalim na yung tubig. Lalim! And then, in-enjoy lang namin ang pagtalon-talon namin dito sa balsa. And then, prepare lang namin yung mga kakainin namin dito sa dahon ng saging, nagpicture ng konti, and kumain na rin. Dito namin ibinilad yung mga nalabhang damit sa mga bato. And then nung hapon, napag-decide namin na manood ng basketball sa kabilang barangay. Hi guys. Nalakad kami dito ngayon. Yan. Samahan nyo kami, maglalakad kami, pupunta kami sa aming barangay.
Ito yung dinadaanan namin. Ako. Ang barangay. Nunod kami yung basketball. Sa totoo lang, nakakapagod manood ng basketball dito kasi napakalayo. Binisita na rin namin yung eskwelahan ni Mama nung siya elementary pa. And then, nag-start na yung basketball match. Kasali nga pala ang tito ko dito. And ang ganda ng laban. And ang ending, sila ang nag-champion. 4-3! At dahil nagutom kami kaka-cheer, nagmerienda muna kami dito ng Pepsi at saka konting tinapay. Siyempre, after namin manood, maglalakad ulit kami pauwi. Morning guys, this is day 5 dito sa Leyte. And today, ay disperas ng fiesta. Sa kapitbahay ay may nagkatay ng kalabaw and kami ay nagkatay naman kami ng baboy. And then, nag-almusal ulit kami ng sama-sama. At dahil wala naman kaming ginagawa, napag-decide namin ni Axel na maligo sa ilog at manghuli ng mga isda. Dito na rin kami kumain ni Axel ng aming tanghalian. Noong araw na yon, ang dami na rin mga lasing. Ito nga yung nakita namin, mga lasing na naglalaro ng billiards. And niluto na rin namin yung mga isdang nahuli namin at ginawa naming pulutan. After nun, pumorma na kami at naglakad ulit kami sa kabilang barangay para sa diskuhan. Siyempre, nakakapagod pero sige lang. Pagdating namin doon, nagbayad kami ng entrance and di ko na-expect na sobrang saya pala nito. Hindi ko na-expect na magiging ganun kasi yun. And ang dami rin kasing tao. After nun, ay naglakad na rin kami pauwi. Good morning, this is day 6 and today ay araw ng fiesta. Nilutsyo na rin namin yung baboy na hinanda sa amin ni Lolo. Kagay! Video. Pato o saan? Saan? Ha? Pato o saan? Mukha na din lechon kasi siya. Wala? Wow! Yung palagot ko kasi. May laban, isa pa. Yung balat ako yung ayam. Awi! Lami! Ayaw na. Ano ba ang jawa? Mukha on? Awo ko yun ba? Kinit eh! Kaon sanap! Ang toga! After nun, napag-decide namin magpipinsan na maligo sa ilog. Hi guys, andito kami ngayon sa Balsa. Sunday lang namin yung aming pinsan. Malalim. Ano yun? Afternoon ay umuwi na rin kami. Along the way, napashot na rin kami dahil marami din nagiinuman. Ang
challenge dito ay ang pag-uwi ng maayos kasi umulan, kaya madulas yung dadaan na namin. Kinagabihan ay kumain na kami and nagkwentuhan kasama ang pamilya. Ay, naka... Kuan mo pa na yun. Uyak mo pa na yung bay. Sige. Sus, kaya nakinidura yun. Hindi kay malas man. Pangan na sa buboy. Hi, alas siya kami. Munta kami kami, gaw. Totong. Ngayon guys, pupunta kami ng Kanigawa. Medyo late na kami nakaalis kasi may mga inayos pa kami. So mga siguro alas 6 na ngayon. And super init na. Kami na namin tarambag and palis na kami. Punta. Siyempre maglalakad muna ulit papuntang highway. Tara. Sumakay kami ng bus papuntang Bato Dry Market and dun kami sumakay ng tricycle papunta dun sa port. Nag-register lang kami dito and nag-bayad ang entrance and sumakay na kami ng bangka. Pagdating namin dun, nagulat ako kasi napakaganda pala nung island. Kumain muna kami ng aming tanghalian and after nun, sinimulan naming libutin ang buong island. Nagpahena rin kami dito ni Axel. Napakapayapa dito and ang maganda pa ay wala masyadong mga tao. Good morning, this is day 7 dito sa Kanigaw Island and tingnan nyo naman kung gaano kalinaw ang tubig dito. Dito lalan! Dito lalan! Nilibot ulit namin yung island kinaumagahan. Then, noong mga bandang tanghali, ay umuwi na rin kami. Sobra kaming nag-enjoy sa island kasi napakalinis ng tubig and napakapayapa lang. Wala kapit kaya. Pauwi, ang sinakyan namin ay ang maliit na bus na ito. Sobra kaming napagod nung araw na yon, pero sobrang enjoy naman. Good morning, this is our day 8 dito sa Leyte and today is our last day. Nagpe-prepare lang kami ng mga gamit namin and afterwards, umalis na rin kami para pumunta sa airport. Salamat ba to? Buhawa nami diri. Ngato nami. 4 hours din ang biyahe namin mula Bato papuntang Tacloban Airport. Napakatagal ng pinaghintay namin dito sa airport kasi super delay yung sasakyan naming eroplano. And sa wakas, after na matagal naming paghihintay, ay nakasakay na rin kami ng eroplano. Kasama na rin pala namin sina Lolo at Lola pabalik ng Batangas. Dahil di pa kami naghahapunan, kumain muna kami dito sa Jollibee. And then, pumunta na kami dito sa PTEX. Ang kaso nga lang, super late na kaya wala nang available na bus. Kaya, nagpaumaga muna kami dito para makasakay ng bus papuntang Batangas. Overall, sobrang saya nung naging experience namin.
ang dami namin mga bagong adventure at mga memories na iti-treasure. Thank you so much guys for watching this vlog. Sana na-enjoy nyo and see you on my next vlog.